Yung dalawang dahilan kung bakit umuutang ang Pilipino, maling dahilan. Ano yun? Number one. Pupunta po kami sa ano sa Ricarte Hall. Inibita tayo ng ano ng Philippine Army. Yung mga newly graduate sila, yung class of 2022 ng Philippine Army. For a financial literacy seminar. This is the first after the pandemic, the face-to-face seminar. So ayan, mamaya, hey nyo po, kita-kits! So, nakita namin na maraming tropa, Philippine officers na somehow okay naman yung salary. Finances, budgeting, and worse ay some are involved sa scams. Though nagkaroon siya ng more than a million na pera, hindi niya alam kung saan nilalagay. And he ended up bankrupt kasi nilagay na sa isang investment scams. It falls on challenges na naranasan ating masundalo. Itong tatlo na to ang kailangan. Kaalaman, paglahok, at yung pagiging buho. Kaya kapag gusto ko yung men and women in uniform, nasa inyo. Kaya miski na kayo yung karera, career, na hindi po mapasok sa una para lumaman, kayo yung dapat magtagumpay. At yung tagumpay, hindi lang nasusukat dun sa pera. Pero for our purposes today, dahil kung bubuhay tayo in this temporal material world, financial resources, gusto man natin o hindi, kailangan bigyan natin pansin. Yung dalawang dahilan kung bakit umuutang ang Pilipino, maling dahilan. Ano yun? Number one, emergency. Hindi dapat sana tayo umuutang kapag may emergency. Dapat meron tayong emergency fund. Ang pangalawang, common reason, tuition fee, matricula. Ang kakayanan ninyong umuutang, humirap ng pera ng ibang tao, yan ang magiging pinakamalakas na kakampin yun sa pagunlad ng inyong buhay financial. Pagkakamali lang, mali ang gamit ng utang. Ready na ba? Important resource na may kinalaman sa pera is time. Kaya wag na wag niyong babaliwaliin and take for granted the essence of time. Walang tinatawag na time management kasi time na ang hindi mo mamanage. Yung 5 minutes sa akin at para sa ating lahat, hindi mas matagal sa inyo o kung kanino man sa inyo dahil gusto niyo mas matagal yung 5 minutes.